Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabayan ng Kalimunagan na Banal Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap at pababantay, sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng reopening of investigation of ICC in the Philippines drug war. Muling iimbestigahan ng ICC o International Criminal Court ang request ng prosecutor na ito sa ICC Chamber sa kasong Crime to Humanity sa drug war campaign ng ating administrasyong Duterte. May basis di umano ang inihayang request ng mga prosecutor para imbestigahan ang Crime to Humanity over drug war dito sa Pilipinas. So base sa pagsusuri ng ICC judges, ay hindi lehitimo ang law enforcement operations over drug war ng Administrasyong Duterte, maging ang pagpaslang sa mga biktima ng drug war na ito. So yung nangyaring law enforcement operation ay tinitingnan ng ICC na yun ay illegitimate, hindi siya legitimate dun sa mga pang-atake sa mga tao na nangyari ay yun nga, na napas lang yung marami na sinasabing isinang pangkaso ng EGK o nagresulta na ng crime to humanity dahil dun sa volume ng mga pang-atake sa mga tao na sinasabing involved in drugs. So, ang ICC ay may jurisdiction sa investigasyon sa Pilipinas mula 2011 up to March 2019. Mula nang mag-a-depart tayo doon sa ICC noong 2018 March. So, particular sa nasabing drug war mula 2016 to March 2019. So, bali, nagsimula yan noong siguro noong 2011 tayo na naging miyembro ng ICC. So, nag-depart tayo 2018 nito nga kay Administrasyon Duterte. So, yung mula 2016 nung magsimula siyang maupo at magpairal itong enforcement na ito, hanggang 2019 siya, nakapaloob hanggang 2019 yung jurisdiction ng investigation noong ICC, na kung saan ay noong 2018 March tayo nag-depart yung Philippines, nag-application nung nagsumite nung pag-alis sa ICC. So, na-confirm ito pinayagan noong 2019. So, ibig sabihin, hanggang 2019 yung investigasyon na maaaring investigahan ng ICC sa Pilipinas. So, nang saan ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC noong March 2018 ay naging effective lamang nitong March 2019. Kung kaya't sakop pa ng ICC na paimbestiga ng drug war killing mula 2016 to 2019. So, yun yung range ng investigation ng ICC na kung yung nangyari na halimbawa yung sa drug war, maraming nagresulta ng killings ng mula 2016 hanggang 2019. So, yun ang investigahan nila. Kaya nagresulta na ng crime to humanity yung kanilang investigation doon sa kanilang pagtingin doon sa nangyayari sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ang palasyo ay tinanggihan din muli nabigyan ng otorisasyon na makapag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas. Ang drug war na ito ay lehitimong di umano, particular sa mga kilis dahil pagtanggol ito ng mga operatiba. So, kinontra ng ating administrasyon, sinasabi ng ICC na illegitimate. Sabi ng ating gobyerno, lihiti mo yung ginawa nilang dragwa dahil nagtatanggol lamang sila doon sa kanilang sarili, kaya nila napapaslang yung mga drug involved na mga na lumalaban, yung issue na nilalaban niya. So yun,
kung may reklamo ay sa Pilipinas na korte dapat ito litisin. At isang pa at hindi sa ICC na kung saan ay yung side ng ating pamalanda, meron tayong judicial system dito. Kung sa tingin ng mga tao na una biktima ay sila ay nagrabyado, na abuso. So, isang pa yung kaso sa korte dito sa Pilipinas. Ngayon naman parang yung CHR ay nagpapaliwanag. Usually, kung yung krimen na ginawa ng gobyerno, CHR ka magre-reklamo. Or, pwede rin sa police or NBI, anong bawa ganun. So, ngayon yung sabi ng CHR, kung crime to humanity, wala na silang jurisdiction o hindi na nila sakop yung investigasyon ng ng ICC. Wala na silang pakialam doon. So kung nasa kung crime to humanity na doon na sa yun sa ICC. Pero kung pangkaraniwan pa lang yan, CHR yung sampa ng kaso, kung halimbawa may na-EGK yung ating PNP, kasampa mo yung kaso doon sa CHR or pwede rin sa PNP or NBI, halimbawa ganun. So ngayon kung may reklamo ay sa Pilipinas ito, isa pa ngayon, hindi pa papasukin sa bansa itong mga investigador ng ICC ng ating administrasyon na Duterte. So wala silang authorization para papasukin dito sa Pilipinas itong mga taga ICC investigator. At pwede lang sa sa virtual. Doon sila mag virtual meeting. Pwede sila mag gumawa ng mga pagtatanong doon. Hanggang doon lang, pero yung pupunta sila rito para mag-imbestiga, so sasaraduhan sila doon sa airport siguro. Ganun. So ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At maring natin isinasaboses ito sa administrasyong Duterte. Sa isyong ito ng muling pagbubukas ng ICC sa investigasyon sa Pilipinas ay maigting nating sinusuportahan ng ICC sa gampanin nito o kanyang tungkulin upang ipagtanggol ang mabuti o mula doon sa kanilang authority doon sa ICC para ipagtanggol yung mga bansa, yung mamamayan mula doon sa kanilang mga bansa na membro ng ICC na kung sila ay nagagawa ng mga krimen, yung kagaya ng genocide, crime to humanity. So, kung ganyang bulk of crime and murder numerous, yung ICC ang iimbestiga at magpaparusa kung napatunayan doon sa mga liderato o anumang partido, anumang parties, organisasyon na involved o may pasimuno doon sa mga genocide or crime to humanity na yan. So, ngayon ay kaya tayo ay may ting na dapat nating suportahan yung ICC, o dapat tayo ay hindi dapat natin tinatanggal yung pagmimiyembro doon, dahil kung meron ngang ganyan nangyayari na halimbawa sa tingin natin ay umaabuso yung nasa posisyon, so meron tayong malalapitan o makapagtatanggol sa atin para o protektahan yung ating karapatan o yung lipunan ng Pilipino o sino mang bansa mamayan doon sa mapangabusong gobyerno. Ngayon ay kung hindi tayong miyembro doon, wala tayong lalapitan o magtatanggol sa atin. Dahil kung yung bansa mo ay umaabuso yung nasa liderato o nasa gobyerno, so ngayon kung mangyayari, kung halimbawa kung mayroon talagang pang-abuso, so magkakaproblema ka kapag nagsampa ka ng reklamo doon sa mismong pamalan din na umaabuso, so baka maluluto lamang yung yung reklamo mo, so mababaliwala. So yun, kaya kung doon madadala sa ICC yung reklamo o sila yung lilitis, at madadala doon yung mga dapat lilitisin ng mga leader na halimbawa yung involved, eh maaaring mabigyan ng katarungan at matitigil yung sinasabing mga pang-abuso na yan. So yun ang pinakamaganda na dapat natin sana pagtatangkol in other ways kung tayo ay ganyan nagkakaroon ng mga malawakang kriminalidad, lalo ng genocide, no? Inuubos, alam mo, isang village or yan, libo ng Pilipino, talagang marami yung pinapasalang. So yun yung pinakang last line na didepensa sa atin. Ngayon, kung wala na tayo ron, walang didepensa. Dito tayo
dito tayo sa sarili nating porte, magpuporsige na papayiran yung justisya. Eh, paano iiran yung justisya kung yung kung hawak ng gobyerno yung ano, yung justisya, di ba? So ngayon ay ngayon man ay ating isa sa boses ang tuwiran at hindi po mabago-bagong pagtalima sa tungkulin ng ICC na parang ningasugon lamang na mauwi sa wala ang kanilang pagtatanggol para sa kapakanan ng patas ng justisya para sa lipo ng Pilipino at mundo. Yung nangyayari kasi doon sa investigasyon ng drug war dito sa Pilipinas, parang nung nagsampa na ng reklamo doon, nagpapabago-bago, nauudlot, ay iba yung kanilang desisyon. Walang tuwira na imbestiga na mabuti whether na ayaw man ng Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas na makapag-imbestiga sila, dapat meron silang ngipin yung ICC. O yung may kapangyarihan sila kung paano nila may imbestigan yung isang bansa o yung isang gobyerno na may nangyayaring katiwalian. So ngayon dapat merong pangil yung ICC. O kaya lang pwedeng pirasahin ng isang bansa para ma-imbestiga nila or whatsoever na kahantungan ng kundi sila papayag na magpa-imbestiga. So dapat mayroong ipin yung ating ICC para pagtanggol niya yung mamamayan ng isang bansa kung mayroong leader doon na umabuso. So yun, dapat huwag mabago-bago at tuwiran ng ating ICC. May ngipin dapat. Talagang kung buhaya yung ano, yung o mga matatala sa mga ngipin ng mga leader doon sa isang bansa, dapat mas matalas yung sa kanila ron dahil mabuti yung mabatuban nila ron. Yun dapat ang gawin ng ICC. So maging gain man yung ating ICC ay gawin nila ang mahusay at maingipin nilang tukulin. Maging hindi man makioperate ang Pilipinas sa kanilang investigasyon upang magawa ang investigasyon nilang ito. Nawa hindi animoy namumuliti ka lamang sa ICC, ang ICC dahil sa malapit na yung election sa Pilipinas. So ngayon parang ngayon na lamang muli nabubuksan yung kanilang investigation dahil mag-election na naman eh. Parang ganun, no? So, parang namumuliti ka yung ICC. So, sa gayon, parang natataon na mag-election na kaya binubuksan nila yung kaso. Siguro, mas maganda kung binuksan nila yun after ng election para kung mag-step down na itong administrasyon to. So, makapag-iimbestiga sila ngayon sa panibagong presidente para mapanagot nila kasi yun yung dapat papanagutin. So, dapat ganun eh. Pero siguro, kung ganyan nagawa nila, gawin nila yung magagawa nila para may mapag-investing. Ngayon, tinatanggihan sila nung ayaw makioperate ng pamahalaan ng Pilipinas. Dahil pinapangatiwiranan ng pamahalaan ng Pilipinas, mayroong lehitimong judicial system sa Pilipinas at kumalas na ang Pilipinas doon sa ICC. At saka mayroong sinasabing sovereignty ng Pilipinas. So ngayon maging patas ang ICC for every side for fair justice. So sana yun. Inyong pairalin yung patas ng justisya at gawin nyo yung tungkulin nyo ng gusto. So ang sambayan ng Pilipino ay magkaisa para sa susunod na mga panahon ay maibalik muli sa Pilipinas. Maibalik muli ang Pilipinas sa ICC. So dapat, halimbawa, susunod na panahon magkaisa tayo na maibalik yung Pilipinas doon sa ICC. So ngayon ang aking question diyan sa lipo ng Pilipino, magkaisa tayo na ang pagmiyembro doon ay under ng People's Initiative sa plebisito. So yung Pilipinas di pagmiyembro tayo ron dapat with the plebiscite. So yung true plebiscite para kapag kayan ay halimbawa aabusuin ng isang presidente o ng sino mang nasa liderato na gustong tanggalin basta-basta na parang sa isang iglap, matatanggal agad, hindi muna, dadaan muna siya sa plebisito. So, dahil sa pinagtatanggol niya yung mga tao, ay dapat, yung plebisito ang dapat nating pairalin doon para payagan o hindi, yun ang, kung halimbawa kung ayaw na natin, magpiplebisito tayo para ayaw na natin sa ICC. Kung gusto natin magmiembro, magpiplebisito tayo para doon sa ICC. So, yun yung aking question na yung mga tao ay under ng yes or no to become member of ICC. Hindi doon sa halimbawa sa legislation sa Congress, sa upper and lower house na sila yung halimbawa sila yung
nasa kanilang pagboto kung tayo magme-membro doon or kakalas. Sapagkat yung Kongreso at saka yung Senado, pwedeng hawakan din ng isang partido yan eh. So pwedeng, kaya nga may mayori yan, may minori yan. So kapag nahawakan yan, bali wala rin kasi pwedeng nilang pakalas ng gano'ng kadali yun. Pero kung sa tao, mahirap dahil kasi siyempre, protekta sa atin yung mahirap din na yung tao ay mahikayat mo na dayain mo na aayaw mo na. So matagal ang proseso na gaganunin mo yung pagtatanggol ng ICC. Kasi yung pinagtatanggol na yung mga tao. So tayo ang magano'n, dapat magpapayag o hindi. So magkaisa tayo in the future with that na maibalik natin yon at kung paano tayo magmemembro, through plebiscite dapat. Para ko, kung tatanggalin yan, hindi basta-basta matatanggal yan. Dapat dadaan sa mga tao. Yun yung pinakamaganda ron. So, walang batas na maaaring maipatubad para hindi dadaan nyo sa mga tao. So, sino ba talaga ang dapat manay? So, sabihin ko sa papapahiran ng patas ng ustisya at karapatang pantao. So, sino nga ba yung dapat manay doon sa nangyayari na sa patas ng ustisya yung ating kampanya ng ating administrasyon Duterte laban doon sa mga drug problem sa Pilipinas o yung ICC na nagpapaira naman laban dun sa mga maling pamamalakad na ginawa para harapin yung drug sa Pilipinas. So sana umiral, we pray that God and Jesus Christ blessings to enlighten this matter for the equal justice in the Philippines. So sana manig yun at mabigyan ng ustisya yung pangyayaring ito. So muling maliwanagan ng Mother Mary ang bansa at mundo at mamuhay ng mabuti at talimain ang salita ng Diyos at maging pagsunod sa kapamalaan na kanyang ginawa at mamuhay ng mabuti at may kaligtasan espiritual. At iadya tayo dito sa pandemic na nangyayari sa ngayon sa mga tiyak na kapahamakan o peligro sa ating buhay na dumudulot ng pandemic na ito. So sana tayo ay makapamuhay na ng normal. So, tayo ay mamuhay na mabuti at pananalig sa Diyos upang tayo ay yanyari. Magandang hapon ninyo lahat at God bless you. Sana yung nakapagsabuhay sa naman ang Human Rights Promotions. Sa linggong ito, hinggil sa issue ng karapatang pantao at particular dito sa issue nito ng ICC o investigation ng ICC para ipagtanggol ang hustisya o karapatan at hiniing ng lipo ng Pilipino mula doon sa crime to humanity. Huwag na nga ba sa inyo lahat. God bless you all.